Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Tayo ay tinatawag na mga spiritual people na ibig lang sabihin ay hindi lang ang material na bagay ang higit na pinapahalagahan natin. Bagkos, yung mga makalangit, ang diferensya sa marami sa atin, na sa atin, ha, kasama na ako sa pagninilay, ay yung pagkakataon na kapag tayo nabubusog ng kapwa, tayo ay tuwang-tuwa, nalulugod tayo sa kapwa. Ganun din naman kapag tayo nabubusog ng Diyos, wala maririnig na complain mula sa ating mga labi, sabagat patuloy tayong binubusog ng Diyos. Pero pag dumating na yung pagkakataon sa ating kapwa, hindi na tayo na pagkakalooban ng kapwa, nalulugod pa rin ba tayo sa kapwa? Natutuwang pa rin ba tayo sa ating kapwa? Na ang naibibigay na lang sa atin marahil ay payo, ha? Pang-espiritual na lang, pang-kaluluwa. Ine-entertain pa ba natin ang kapwa? Sa Diyos, ganun din. Kapag hindi na tayo, sa tingin natin ay hindi na tayo nabubusog ng Diyos, sa tingin nyo, ha? Sa tingin natin. E kalugod-lugod pa rin ba ang Diyos sa atin? Hindi. Marami na nagko-complain. Bakit naman pinabayaan kami? Bakit naman ganito ang buhay namin? Matagal ng panahon ganito kami. Nagdaralita, naghihikahos. Para bang pinapapasa natin ang kasalanan sa Diyos. Magandang paalala ito sa ating lahat, mga kapatid, na itong sa ating ebanghelyo ay narinig natin na, oh, sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako kasi nabusog kayo. Ha? Nabusog kayo. So, ibig sabihin, ay yung mababa, yung mababaw, yung dahilan kung bakit sila hanap ng hanap kay Jesus. Nahanap niyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita niyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Mababaw lang. Sa ating buhay, madalas mababaw rin tayo. Sa kung talagang tayo mananalig sa Panginoon at isasalalay ang buhay natin sa Kanya sa maghapon, 24 oras ng buhay natin, eh maiisip natin, marirealize din natin na hindi naman pala ako pinabayaan ng Diyos. Baka ako ang nagpabaya sa aking sarili. Hindi naman pinabayaan ng Diyos ang aking pamilya. Baka ako nagpabaya sa aking pamilya. Ito, mga kapatid, ang tanong at mga katanungan. Pero yung tayo ay sa Panginoon talaga aasa, doon ang kabusugan. Katulad ngayon sa ating banal na pagdiriwang ng Eucharistia, binubusog tayo lagi ng Panginoon. Amen? Amen. Purihin palakpakan ng Panginoon. Siya ang bumubusog sa atin. Siya. Napaka dakila ng Panginoong Diyos na magpahanga ngayon, no? Sa pagkakaloob po sa atin ng alagad ng Diyos, ng mga pari, nabubusog tayo ng Panginoon. Kaya tayo naririto eh. Tingnan niyo yung katabi niyo, kalabitin mo, sabihin mo sa kanya, congratulations. Parang mahina. Congratulations. Congratulations. Ha? Parang gano'n, ha? Congratulations. Bakit? Ben, nagsimba ka eh. Sumamba ka sa Panginoon. Kino-congratulate natin ang bawat isa sapagkat naririto tayo, buong-buo ang loob, nagtitiwala sa Panginoon, tumatanggap tayo ng Kanyang banal na katawan at dugo. Kami rin, mga kapatid,
kalubos ang aming kagalakan, tutuwa kami. Patuloy po kaming pinag-uubra ng Panginoon. Batang pari, matandang pari, may sakit na pari, may problema na pari. Yan ang hihilingin natin na sa panalangin natin mamaya bago tayo maghiwa-hiwalay. Ang ipanalangin ng lahat ng mga pari, lahat ng pari, at naging bahagi ng buhay po ninyo, nagbinyag sa inyo, nagpakumpisal, nanguna sa inyong kasal, sa matrimonyo, naging pangunahing saksi ang pari sa kasal ninyo. Mga pari na nakasama nyo, nakadaupang palad, nakasalo sa hapag, nakakwentuhan. May sakit na pari, higit na kailangan ng mga may sakit na pari, ang dasal sa tumatandang pari. At panalangin natin lahat. Kung nagkaroon ng problema, yung pari, higit nating ipagdasal. Nahirapan yung pari, higit nating ipagdasal. Amen? Amen. Sabagat yun ang wala namang iba. Pangulo ba, pwedeng dalin mo rito sa altar at ikokonsegra yung ostya, yung alak, yung mompo. Kahit pangulo, kahit congressman, senador, at dalhin mo rito sa altar, hindi magagawa. Ang binayayaan ng Diyos, ang hinirang ay ang pari. Sa kabila ng kapintasan ng pari, kahinaan at kasalanan ng pari, para patuloy tayong busugin ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento. Amen? Amen. Yan po ang isasama nyo lagi sa dasal araw-araw. Ngayon, balik tayo sa sinasabi, ang Panginoon yun, ang siyang kabusugan natin. Huwag tayong magko-complain, mga kapatid. Ni gaputok man, gahiblaman, huwag tayong mag-complain sa Diyos sapagkat hindi nagpabaya ang Diyos sa atin, hindi nagpabaya. Patuloy niya tayong minamahal. Mahal niya tayo eh. Alam mo niyo ba yon? Mahal tayo ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya dapat lang na patuloy tayo na siya'y sambahin, pasalamatan sa lahat ng sandaliang buhay natin, mga kapatid. Kayo na, natutuwa po kami. Sa alam nyo ba, natutuwa ba kami sa ganito karami nagsisimba? Hindi pa rin. Sa tapag napakaraming Kristiyano-Katoliko sa pulumbuhangin. Hindi lang po yung sa limang misa, sa araw ng Linggo, na makita mo yung napupuno ang simbahan. Hindi po yan. Kokonti po yan sa porsyento ng mga nabautismuhan, nakumpilan sa mga naging Kristiyano, Katoliko dito sa ating parokya, mga kapatid. Kayo lang po ang kumakatawan sa napakaraming Romano Katoliko sa ating parokya. Kayo lang po yun. Kulang po ang simbahan na ito. Kung maaari, malaking-malaking simbahan para sa limang misa ay mapuno, para sa lahat ng mga Kristiyano-Katoliko. Pero kayo, sabi ko nga, congrats natin ang isa't isa, katabi natin. Bakit? Sabagat naalala niyong pumunta sa Panginoon ngayong Lord's Day, ngayong araw ng Panginoon. Na? Kaya yung kapistahan po ni San Juan Maria Vianney ay hindi po ngayon pinagdiwang, sinama lang natin ang intention at pagpaparangal sa Kanya sapagkat ito'y Lord's Day, araw ng Panginoon, at dapat nangunguna talaga ang araw ng Panginoon kesa dun sa mga pagdiriwang ng mga santo at santa ng simbahan. Araw ng Panginoon ito. Kaya tutuwa ka, once a month, nakasimba ka, nakakalungkot. Natutuwa ka na ilang Sunday, minsan lima, pero regular ay apat na Sundays na kayo makasimba. Pinagmalaki mo na, nakasimba ko ngayon, once a month. Oh, sige nga. Pero binusog ka ng Diyos. Amen? Amen. Binusog ka ng Diyos. Pero naalala mo ba yung
naging kabusugan mo sa nagdaang mga panahon ng buhay mo, mga kapatid. Kulang na kulang ang inyong sinasabing pagsamba kung isang beses ka lang sa isang buwan nagsimba. At ibig sabihin, 365 days sa buong taon, 12 araw ka lang sisimba, sasamba sa Diyos. Mga kapatid, pag nilaya natin ito, hindi nga tayo nagko-complain, pero kulang naman ang ating pagpapadama ng pagmamahal sa Diyos. Talagang pagkilala natin sa Kanya, pagsamba natin sa Kanya. Ito mga kapatid, ang pagnilaya natin, huwag na tayo nagko-complain. Kaya ka nagko-complain, naghahanap ba ng masisisi? Sinisisi mo kapwa, sinisisi mo ang Diyos. Pag wala na maibigay sa iyong kapwa, sinisisi mo na siya. Ikaw naman ang mayaman eh, ikaw naman ang masagana. Di ba? Ayun. Eh ang Diyos ang napakasagana, pero sinisisi pa rin natin sa maraming pagkakataon sa buhay natin. Please, never complain, sapagkat babalik lang sa atin yung lungkot, sapagkat hindi tayo nagpursigi sa ating sarili na tayo tunay na mabusog at ang kabusugan ay walang iba kundi ang Panginoon na kulang sa buhay natin. Hiningin natin kay San Juan Maria Vianney na ipanalangin tayo. Sa gayon, tayong lahat magising. Mabulabog ng Diyos ang ating kalooban at isipan, ang puso natin. At magising tayo sa katotohanan, Siya pala ang lahat sa ating buhay. San Juan Maria Vianney, panalangin mo kami. Amen.